Mga kaibigan, welcome back. Ito pag-uusapan po natin dito. Si Kai Soto, gusto ata talagang pilayan ni Harimoto. Dalawang beses na eh. Ito mga kaibigan, bago ang lahat, silipin muna natin yung naging game 2 ni Kai Soto dito sa Nagoya Diamond Dogs. Ito mga kaibigan, 91-83 ang score. 21 minutes naglaro si Kai Soto. 6 points lamang, 3 out of 7 sa field. Medyo inalat din siya sa game na ito. Ayaw pumasok ng tira niya. Kasi ito ah, sa free throw pa lang mga kaibigan, wala nang bantay. Talagang ayaw pumasok ng tira ng pambato natin. Eh, good free throw shooter yan. So may ganun talagang araw, wala tayong magagawa doon. So ito nakikita natin yung highlights ng kababayan natin. 8 rebounds po na itala niya rito, which is good. At ito mga kaibigan, makikita natin dito, medyo tentative din siya sa opensa. Makikita nyo yan, malapit na mga kaibigan. Kasi sa first quarter ko nakita yon. So ito na ata yan mga kaibigan. Gusto ko yung speed niya rito, yung burst ng speed niya. Yung nga lang talaga nawala ang footing niya. Medyo tentative talaga yung kilos niya pagdating dito sa opensa. Pero ang maganda naman, at least sinubukan niya. Para at least may ibalik niya talaga yung laro niya. So ito mga kaibigan, sinubukan siyang araruhin ni Alan Williams pero hindi nagtagumpay si Alan Williams sa pagkakataon na yun, which is good. Ito, another rebound kay Kai. So ito, silipin natin ha. Wala dito si Tsuji mga kaibigan ha. Yan yung pinaka-pasa na talaga natanggap ni Kai na ano, support na talaga. Yung karamihan ng mga pasa ay natanggap niya sa fourth quarter. Mas maganda sana kung mas marami siyang touches. Kasi itong fourth quarter na mas marami siyang touches, mas matagal ang playing time niya, ito po yung pinanalo na nilang quarter talaga. Umabante talaga sila na malaki dito sa quarter na ito. Nakapagtala rito ng 6 points ang kababayan natin. So ito mga kaibigan ha, sayang ang mga tira ng pambato natin, puro bitin eh. Free throw niya, bitin din. So wala talaga magagawa. Ganun talaga ang game mga kaibigan. Ang game na ito, ang story para sa akin, na-injured yung starting guard na teammate kay Soto, si Tsuji, shooter yon. At ito yung out-rebounded po talaga ang Hiroshima dito, 45-35. 3-point shooting, talagang bihira mangyari to, 50% yung kalaban, yung Nagoya. Yan, nakikita natin yung mga numbers para may idea tayo sa score ng game. So ito, punta na tayo dito. Tenketsu Harimoto, ang number 8 na player ng Nagoya Diamond Dolphins. Kaibigan, gusto ata talagang pilayan ito ang kababayan natin kasi dalawang beses na eh. Ito yung una, kaibigan, na ipakita ko kahapon sa game 1 nila kay Soto dito sa Nagoya. Sinubukan sa uri si Kai, hindi nagustuhan ni Kai, binigyan niya ito. Baliktad talaga! So yan, number 8 nakikita natin. At nagkasagupa ulit sila dito sa game 2 mga kaibigan. Makikita na natin. Ito ah, tingnan po natin mabuti ang pangyayari kasi medyo nasaktan talaga rito. Sigurado ang pambato natin kasi kita sa facial expression niya. Ito ang play mga kaibigan. Take and roll, ilalab pa sana aliyup ni Mayo kay Kai Soto. Ang ginawa talaga na number 8 ay pinitik niya si Kai nung nasa ere na ang pambato natin. Ito yung replay mga kaibigan. Kita natin sa mukha ni Kai na talagang nasaktan siya doon. Pero ang good thing naman ay talagang pinagpaglang ng pambato natin. So ito mga kaibigan, gusto ko po kayong tanungin about dito. Sa palagay po ba ninyo ay intentionally yon o talagang wala lang talaga mga kaibigan? Kasi para sa akin mga kaibigan, common sense naman kung ikaw ay player. Alam mo na sa ere, bakit mo pipitikin? Diba? So ito mga kaibigan na hindi na po dumikit etong si Harimoto kay Kai Soto nung fourth quarter. Iba na po ang tumatawa kay Kai at hindi na rin ito nagsiswitch. Mukhang alam na po talaga nito ang aabuti niya kapag nakipagkiskisin siya kay Kai. So ito mga kaibigan, gusto ko lamang po sanang batiin si Provinciano, Arthur Pablico, Benjamin Naval, Raimo Valencia, Jans M, Mark Ray Mendoza, Jan Paul Buan, Stereos Travel, John Walk TV ng Davao, Bangka, Kai Bio Ramil at Lito Jose Vibes. Thank you so much for watching guys and God bless.